Yes, hindi umulaan. Nakikita nyo naman medyo tuyo yung kalsada natin ngayon. At ngayon pa lang yung unang umaga na hindi umuulan. Ganun din kagabi, hindi din umuulan. Kaya ito medyo excited kaming pumadyak ngayong araw. Dahil almost 2 weeks na tayong hindi nakaka-bike, mga tol, grabe. So tara, let's go, mga tol, bike ride tayo ngayon. Woohoo! Ito, kasama natin si Dennis na sa unahan. Mag 30 kilometers lang kami yung dating ruta namin. Luwag, Batak, then pabalik ng Luwag ulit. Take it easy muna dahil medyo matagal-tagal na nga tayong hindi nakapag-bike, para hindi naman mabigla yung katawan natin. So spin lang muna tayo ngayon. And hopefully, makabalik tayo agad. Gigil na gigil si Master Dennis. Takbuang 35 na tayo, mga tol. Medyo umiinit na rin yung legs sa kayo, mga talampakan, medyo umahabdi na rin. Pero napakasarap ng feeling, mga tol, grabe. Let's go. Okay, so harto na tayo ng Batak. Grabe, medyo niingal na ako. Sakit na ng baga ako. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Grabe. Nandito na kami sa Batak. Magta-turn over na kami doon sa may McDonald's, yung laging iniikutan din namin. Medyo kinakargahan namin ng konti. Eh, ito, pagod na kami. Grabe. Lakas pa rin ni Dennis kahit walang ensayo. So, pare-pareho lang kami na 2 weeks nang walang bisikleta. Ngayon lang. So, hopefully, mga darating na araw, ay kung hindi man umaraw, kahit ganito lang yung weather, okay na to. Para kahit pa paano makapag-bike din tayo or makapag-exercise. Okay, so McDonald's na tayo. Ikot na tayo dito. And so another 15 km pabalik. Total ng 30 kilometers. Grabe. Hindi ko pa nakakita yung average natin. Siguro mamaya tignan natin pagdating natin ng capital. Siguro alam nyo naman yung feeling ng matagal na hindi bumadyak, and then bigla kayong magpabike. Ganun yung pakaramdam ko. Una, masakit na yung lungs ko. Grabe. Sobrang mahapdi. Mahapdi yung loob. Yung legs naman, parang umiinit, ganun. Parang tumitigas. At talampakan, ganun din. Parang nagbabaga yung talampakan ko. Ay, ito yung mga pakiramdam ng mga hindi nakapag-bike ng matagal. Talagang sumasakit yung mga muscles. Kaya kung
ganitong mga rainy season na lalo dito sa Pilipinas, inom kung meron kayong bike trainer or yung stationary bike para at least kahit nasa bahay kayo nakakapagpapawis kayo. Di kaya namin talagang nagahabang na matuyo yung kalsada at sumikat yung araw. Mukhang tapos na yung ating recovery. Eto, sana natin mag-tracing. Let's go, uya na. Okay, so San Nicolas na kami. Medyo nag-uumpisa na rin umambon. Buti na lang medyo malapit na tayo. So pansin namin malakas yung ulan kanina dito. Basang-basa na yung kalsada. Sa may tapat pa kanina medyo baha yung gilid. And kanina pag-alis namin di ba naman ganun kataas yung tubig doon. Siguro ulan na malakas dito. Kaya pala sabi ni Dennis kanina meron kami mga nakakasalubong nakakapote. Duda niya kanina baka umulan dito. And talagang umulan niya. At least ngayon medyo malapit na tayo. Mabuti na lang. Kasi mas mahirap kung pagdating natin ang bata kanina, naabutan pa tayo ng ulan. Siguro sisilok tayo. Mabuti na lang atin na tayo. At ambon-ambon lang, di ba naman ganong malakas. Then kahapon din, cancel yung mga klase ng mga bata, kinder saka elementary. Dahil nga, sabi ni Gob, due to monsoon rain, yun ang pagkakasabi niya sa busga. Kaya kanselado yung klase kahapon. And ngayon ganito pa rin, mas maganda rin ng konti dahil lambun-lambun lang. Hindi kaya kahapon talaga umaga pa ng lakas ng ulan. Itong past week, ganito yung weather dito sa Ilocos. Grabe, 2 weeks na mga tol, 2 weeks na. So nandito na kami sa capital ng Lawad. Grabe, lumalakas na yung ambon kaya ito mapauwi na kami. So wala, ganyan talaga yung weather dito ngayon. Kung sakaling tuyo ang kalsada, lalabas kami. Pero kung hindi, wala, magtitiis na lang kami. So ayun, thank you sa pagsama sa amin. And hopefully sa inyo hindi umuulan. Magandang weather sa inyo at nakakabike kayo. So ride safe mga tol. And as always, kita-kita sa susunod.